Good morning po sa lahat. Ayan, sa mga maaga din kong gumising para po makatin ulit ng second day po ng ating Google Classroom tutorial. So, good morning po sa inyong lahat. Bago magsimula ay sana po nananalangin po ako na maging maayos po kayong lahat. Nabalitaan ko po kahapon na may isa po na nag-positive sa Benguet. Tama po ba? Ayan, ingat po kayong lahat dyan sa lugar niyo po. First time po atang case niyo. Ingat po. Na tayo. Okay. Review lang po tayo yung ginawa po natin. Ay, i-present pa pala. Second screen. Sir Van, nagpa-project ba yung second screen ko? Meron na. Ayun, okay. Ayun na. Nag-load din lang siya. Ayan. Okay. Ayan. Ayan na sa overview na tayo. Ayan po. Balikan lang po natin yung mga natapos po natin. So, sa introduction po, explain ko na po yung Google Classroom. Then, nakapag-setup na rin po tayo ng Google Classroom natin from sign-in hanggang sa makapag-join po kayo ng class ko at andun na rin po tayo sa part na nakapag-create po kayo ng sarili nyong Google Classroom. Then, yung sa stream tab naman po, na-explain ko na rin po yan. Nakapag-comment na rin po kayo. Then, sa people tab, nakapag-invite po tayo ng students via email and same time using the class code. Next, andun na po tayo sa kalahati, ayan, sa part 5, classwork tab. Nakapag-create po tayo ng topic. Then, nakapag-create din po tayo ng question, then yung last po natin ay nakapag-grade po tayo ng assignment. Now, para po doon sa natitira pa po nating task, gagawa po tayo ng quiz assignment, which nag-post po ako sa Google Classroom natin. Ayan, yung mga assignment na kailangan nyo pong i-prepare, dalawa lang po yun. Una po ay yung 10-item quiz, as much possible po objective. Pwede po siyang multiple choice or true or false. Yan, may mga options po. Huwag po yung mga open-ended or essay. Mahirapan po kasi tayo mag-check. Pero pwede naman po yun as you go along with Google Classroom po. Next po, yung creating materials. So, yan po. So, yung pag-attach lang po ng mga reference, yung mga lessons po natin as guide and additional lesson para sa mga bata. Next, andito pa yung sa latter part na kung saan tayo na po yung mag- mamonitor ng mga assignments, so yung mga assign, and mag-grade na rin po tayo. Once na-accomplish na po tayo yung grades, doon na po tayo mag-export and makikipag-communicate sa mga parents. Then last, kung kaya po ng oras, isingit po natin si Google Meet. So start na po tayo. Ano? May assume po na yung sa pwede na po ulit buksan yung sa mga gusto pong sumabay and open nyo na ulit po yung inyong Google Classroom para po ulit mabuksan. Kaya bukas lang po kayo ng browser. Punta lang po kayo sa classroom.google.com. Classroom data google.com para po doon sa mga nalimutan ko ano nga po ulit yung link. classroom.google.com. Siyempre po magsa-sign in po kayo diyan. Pero kung sakali po nakapag-sign in na po or naka-sign in na po ang inyong account doon sa inyong browser, madali naman po 'yan kung nakikita niyo po tong Google Apps.
Ayan po, dun sa upper right corner, yung 9 dotted apps natin dyan. Pag kinilip po natin yan, makikita po natin yung list of Google applications. Kumpleto na po lahat yan. Meron na po dito parang sa cellphone natin yung launcher or yung pinaka-grid ng application. And sa bandang baba po, makikita po natin yung Google Classroom. So pag kinilip po natin yan, mariri-redirect po agad tayo doon sa homepage po ng Google Classroom natin. So ganyan lang din po yung second option para po mapabilis po. Hindi na po kayo kailangan mag-type. Dalawang pindot lang po yan. So isang pindot po sa Google Apps, isang scroll, then Google Classroom. Just in case gusto niyo po siyang i-prioritize, pwede naman po yan. I-hold nyo lang po. Tapos pataas. Ayun, tumaas. Nakaan lang kasi ako. Mouse. Ayun. Anyway. Pwede siyang iakit dun sa taas. Hindi ko na magawa-gawa nung nasa laptop. Iakit natin. Ayan. So, ayan. Pwede pong katabi lang mismo ng account nyo. Ayan. Mas easy access na po siya. Pag click nyo po nung grid icon, ayan po. Makikita nyo po yung classroom. Hindi po kailangan mag-scroll. Then, click nyo po yung classroom. So, ganyan po siya kadali. Lahat po ba nasa Google Classroom na? Feel free po to send your comment po sa chat box para po yes, monitor. Yes, sir. Ayan, thank you po. Okay na raw po. So start na po tayo. Ngayon po, yung dalawa pong ginawa natin question and assignment na makikita po natin yun sa first unit. Ngayon po, kung sakali po na gusto niyo po siyang rearrange kasi po nung nakita natin dito, nauna po yung question tapos sumunod pala sa assignment. Pero dun sa arrangement niya, nauna yung assignment tapos nasa baba yung question. Again, drop and drop lang po or pwede tayo mag-move up and down. Okay. So ito po, pwede naman tayo move up para po ma-rearrange siyang mga lessons natin. Just in case, gusto niyo po siyang ayusin. Yun lang po yung dagdag ko para kahapon. Next, start na po tayo nung sa quiz assignment. Na-explain ko na rin po na ang pinagkaiba po ng assignment sa quiz assignment ay intended siya for making assessment or summative, formative, or diagnostic. So yan po. Or kahit mga simple questions lang po, pwede rin naman po. Pag kinilig po natin yan, ito po yung makikita nyo. Yun yung sinasabi kong difference. Kita po natin mag-load. Nangyari. Sir Johnny, nakapag-present kayo. Stop na lang po yung presentation. Okay na, sir. Ay, sige po. Ulitin mo lang po ulit, sir, yung sa... Ano? Ano na? Still presenting pa rin ba yung screen ko, sir? Hindi pa. Iulitin ko. Resume. Hindi pa, sir. Hindi pa. I-pause. Ano na? Ay, ito, resume. Okay na, sir. Okay na. Sige. Thank you. Ito po. Once na kinilig po ulit natin yung quiz assignment, ito po yung lalabas. Almost the same lang din naman po pag gumagawa po tayo ng assignment. The only difference po is meron na po siyang included na blank Google form. Nakalagay po siyang blank quiz. Which, pag kinilig po natin yan, mariri-redirect po tayo, pupunta po tayo sa Google Forms. So, pag gagawa po tayo ng quiz, halimbawa po, gagawin natin kung quiz number 1. So, title po natin, quiz number 1, quiz 1. Then, lagay niyo lang po dito yung instructions. Just in case may kailangan po kayo lagay na instruction. Pag ginagawa po natin yung test, usually po wala na po kasi din yung instruction. Pwede po natin ilagay dito. Pero kung masyado pong marami, halimbawa po may test 1 kayo, test 2, test 3, test 4, at magkakaiba po yung instruction, then mas maganda po na doon na po mismo sa quiz nyo ilagay yung mismo instruction. So, yan po. Pag okay na po, pwede na po tayo mag-start na po. So points, mamaya na po yan. Pwede naman po para mapag-start tayo.
Click nyo lang po yung blank quiz. Sa part na po ito, kung pamilya na po kayo sa Google Classroom, nakapag-create na po kayo, madali na po yung step na to para sa inyo. Pero sa mga first time lang din po, nagagamit ng Google Form, so ayan, huwag po kang mag-alala, isa-isahin ko po, magiging slowly but surely lang po tayo sa paggawa ng exam. For this demonstration, pakiready na lang din po yung ginawa nyo pong quiz. May nagawa na po ba kayong quiz sa mismong Google Forms o nasa doc pa lang po? So wala po nagpapakita na blank quiz. And Sir Celso. Sir, ano po bang kinilik nyo? Yung assignment po o quiz assignment? Kasi po, kung magku-quiz assignment po kayo, open po itong ano. Make sure po, sir, i-click po, po yung quiz assignment. Last word. Sa quiz po kasi wala po talaga lalabas. Kung sakaling wala pong lumabas, ang gagawin po natin, halimbawa, open lang po tayo ng quiz. Ito po. Halimbawa po, assignment lang po yung napindot nyo. Huwag nyo na pong i-X. Pwede naman po. Wait lang natin mag-load. Ayan. Dito po sa create, pwede naman po, pag-click nyo po ng create, choose nyo lang po yung forms. Pag-click nyo po ng forms, yan, may ilalabas na po dyan na pang-quiz po. Yan, tapos mariredirect po yan doon sa mismong forms. Maganda lang po yung gawin nyo just in case wala pong lumalabas na blank quiz. Choose nyo lang po create, then forms. Sir Celso, okay na po ba? Ah, okay. Sige po. Sige na tayo. Okay. No thanks muna tayo. Ano po yung blank quiz natin? Templated na po siya. Kung makikita niyo po dito sa settings, siya po ay naka-quiz type. So, naka-on po yung quiz. So, yung forms po kasi, marami po siyang gamit. Usually po ang survey form. Pero pwede rin po siyang gawin as quiz na kung saan, ano ba yung difference, sir, ng, or ma'am, ng survey form o yung quiz type. So, survey form kasi, pag nagsagot ka lang, more on collecting of information. Tama po ba pag survey? So, bigay lang po tayo ng mga data na kailangan nila. So, kung naibigay na po natin, that's the time, i-consolidate lang po nila yun. Yun na po yung purpose ng survey form. Sa quiz naman po, ganoon lang din naman po, nagkukulit tayo ng data, yung mga answer nila. The only difference is pwede tayo maglagay ng correct answer and answer feedback just in case tama o mali man yung kanilang sagot. At meron tayong comment or automatic comment doon na kung saan makakabigay tayo ng, alam mo yung kung tama, edi correct, very good, excellent. Pag mali naman, so bigyan mo yung explanation kung bakit mali ang naging sagot mo at ano yung tamang sagot. So ito po yung difference pag naka-enable po yung make this quiz. Pero dito po, pag tinilik niyo po yung quiz assignment, automatically naka-on na po siya. So, yun ang ganda. Kung sakaling man na mag-start kayo from scratch, hindi po sa Google Classroom, mag-start po kayo from Google Drive, make sure lang po, punta po kayo sa settings, magagawa po kayo ng quiz, then punta kayo sa quizzes tab, then paki-enable lang po yung make this quiz. So, yan po. Ayun na. Then, rename lang po natin yung blank quiz as quiz number 1. Dito po pwede rin ilagay yung inyong direction. Just in case gusto nyo ilagay yung direction. Next. Bago tayo mag-add ng questions, gusto lang po sanang i-emphasize na ano to? Sa type of questions, marami po kasi dito, meron po tayong short answer, paragraph, multiple choice, checkboxes, and so on and so forth. Ang ginagawa ko lang po dito, tatlo lang po yung common na sa paggawa ko ng quizzes, tatlo lang yung lagi ko nagagamit. Yung una ay short answer, pangalawa ay yung multiple choice, pangatlo yung checkboxes for multiple answers. So ito lang yung common na ginagamit ko.
pag gumagawa ako ng quiz. So, dun lang tayo mag-focus. Kasi yung the risk dyan, I'm more on survey na. Like, this one sa file upload. Ito, ginagamit lang to. Pwedeng-pwede yan kung meron kang gustong ipasang assignment. Pero, hindi naman siya kailangan sa Google Classroom gawa nung pwede naman sila mag-attach ng files doon sa mismong assignment mo. Pero in case na doon sa quiz assignment, gusto mong ipakita yung solution, salimbawa sa mga math teachers po dyan, gusto nyong makita yung solutions nila, pwede nyo picturean, then pwede lang i-upload yung mismong picture para makita nyo na yung sagot nila dito, pag nagsagot sila sa math, ngayon, hindi nila hinulaan lang yung tanong mo, magpe-present sila ng solution. Ito yung best option for you. File upload. They can upload their solution. Picture lang nila sa kung sa kapil nila ginawa. So, yan po. So, start po tayo. Yung iba po kasi excited, gumagawa po agad ng questions. Yan din po yung ginawa ko nung first time ako. Right away, gumawa po agad ako ng 10 questions. Then, na-excite ako, pinasend ko sa bata. Ang naging problema po noon, nung nakulit ko na yung mga information, wala silang mga pangalan. Then, yung mga email address nila, ang lalayo doon sa pangalan nila, kaya nahirapan akong ikulit-ulit. And that is my first quiz. Hindi ko alam kung paano siya ayusin. Kaya ang ginawa ko, pinalabas ko lang na kailangan ng remedial, kaya pinaulit-ulit yung quiz. This time, ang ginawa ko, para magkaroon ako ng reference, instead na maglagay ako ng question, ito po, kailangan po ng pangalan. So, pwede naman mag-collect ng email address. Okay lang po yun. As long as malapit po yung pangalan na sa email address. Like, yung what we're using is the DepEd email. Talagang andun po yung pangalan natin. Paano po yung mga personal? Di ba? Wala naman po dun. Optional po kung mayroong pangalan. So, gawin po natin dito mismo. Lalagay ko na yung pangalan. So, lagay ko po dito, last name. Yan. Last name po, then i-re-require ko po siya. Pwede naman po yung complete name kung para hindi na po kayo mahirapan. Pwede naman po yung complete name. Yun nga lang, mas gusto ko po kasi nakikita ko yung last name first. Na sa inyo naman po yan. Pwede pong ito yung option na gawin nyo. Last name, ito po yung ginagawa ko. Then, first name. So, last name, first name lang po. Tapos, grade and section. Kung isang level lang po yung tinuturuan nyo, ay hindi na po kailangan ilagay yung grade kasi automatically kung grade 9 lang po tinuturuan nyo, no need na po ilagay yung grade. Ang instead, lagay nyo lang po ay section. Pero kung multi-level po kayo, may hawak po yung grade 9 sa grade 10 katulad ko po, ginalagay ko po yung grade and section. So, yan po. So, kung isang level lang po, lagay po natin dito. Halimbawa, isa lang po yung section na tinuturuan natin. So, yan lang po, section. Then, kung nasa limang section lang naman po yung pwede nyong pagpilian, pwede po, multiple choice na lang. Or drop-down arrow yung pipili natin. Halimbawa po, gusto natin multiple choice. Section yan. Matthew. John. Ano ba yung mga section pa mo? Dati yung mga essay dyan. Sorry. Ayan po. Halimbawa, apat po yan. Yan po. Yan po yung una kong section. First section po yan na ginagawa ko po bago sila mag-take ng quiz. Para po siyang fill up work. Diba ganun po mga quiz natin? May name, grade and section, tapos may data po, then pangalan ng teacher. So, yan po yung una nating gagawin. Nasa inyo po, kung gusto niyo po pagsamahan yung last name, first name, then section na lang po para mabilis. So, once na okay na po yan, make sure lang po re-require lang po natin para po hindi po siya ma-skip. So, first name, i-require na lang din po natin. Ibig sabihin, hindi po siya makakapag-proceed doon sa next section or next page hanggat hindi niya na-fill up yung information na kailangan ibigay. So, yan po. Ulitin ko lang po ulit. Meron po yung sa first section po natin, ilagay po natin yung last name ng bata. Ayan, sasagot po siya, short answer. Then, first name, ganun lang din po. Naka-short answer po yung type ko. Then, make it require. Same with section. Sir, para ang bilis mo kanina, paano ulit ka nag-add ng question? Kung mag-add ulit ng question,
ayan po, click lang po natin itong plus icon. Take note po ah, kung saan po nakapili or nakaselect po yung question, pag inad nyo po yung question, mapupunta po siya sa baba. Delete po natin ito, halimbawa. Pag delete po, ito po yung delete. Sir, yes, sir. I think sir, slow down a bit, baka medyo makuan yung mga panibago nating teachers po. Medyo mabilis ba, sir? Mabilis sila, pero medyo nabibilisan siguro sila, sir. Ibali sa amin, sir. Yun ang sabi, may pakiulit na. So, sige ba? Slow down a bit, sir. Sige pa, patensya na po. Para sa mga medyo nabilis natin, sir. Thank you, sir. Sige ba? Okay, from the start po tayo. Ayan ba? Sige ba? I-ano ko na lang po ito. From the start po tayo, sige, delete ko na lang po ito para mas mabilis po. Delete natin. Delete. And delete. Okay po. Okay, pasensya na po. Medyo bumilis. Ayan po. Sa quiz po natin, name po muna natin yung quiz as quiz number 1. Pare-pareho po muna tayo as quiz number 1. Okay na po. Na-excited, sir. Siya na po. Ayan. Yeah, once nalagyan niyo po ng quiz number 1, para makapag-add po tayo ng questions, ito po yung template or yung format na sinusunod ko po kasi after ko po ma-experience yung mga problema when doing quiz on Google Forms. So, make sure po yung first section natin ay details about the students, kung sino po yung mag-take ng quiz. Ang kailangan lang po nating information ng bata ay last name, first name, and the section para matrace po natin yung bata. Kung para pa po nag-record po tayo, alam po natin kung kaninong score po yun. So to do that, gagawin po natin dito po, pag kinilikwas natin quiz number 1, may makikita po tayo sa right side panel na mga options. Meron po tayo ditong add question, import questions, just in case meron na po kayong questions, and add title and description, meron po tayong add image, we can also add video, and ito po yung section. Ang common lang po na ginagamit ko dyan ay yung add question and add section. So yan lang po yung dalawa na common na gagamitin po natin when doing our quiz. So to add another question po, ayan, click lang po natin yung add question, yung pinakataas po, yung plus sign. Naklik na po. Ayan, click na po natin. Ayan. Pag naklik po natin yan, so meron na po tayong isang question na nalagay po sa baba. Then, since sabi ko nga po, kailangan po natin mahingi yung information ng bata, gawin po natin dito po sa katabi po ng question, may makikita po kayo dito yung drop-down arrow na kung saan magbibigay po yan ng list ng mga option na pwede nyo pong piliin para sa type of your question. Ano bang type ng question ang gusto mo gawin dito? Since ang gusto ko lang naman ay makuha yung last name ng bata, the best option will be short answer. So yan po. Short answer. Click lang po natin yung short answer. Pang mga pang-essay, paragraph na po yan. So, short answer lang po yung piliin natin. Pag kinik po natin yung short answer, automatically po, mababago po yung type of question. From question plus options, magiging question and short answer. Meron po siyang text box na kung saan, dun po pwede mag-type yung bata para sa last name. So, type lang po natin dito, una kong information na kailangan sa bata ay yung last name. Ayan. Last name lang po. Ganyan lang po kasi. Once na-type niya po yung last name, dito po sa bandang baba, makikita niyo po yung word na required. Pag yan po ay naka-enabled, meaning po, required ang bata na mag-fill up dito. Pag hindi po yan nilagyan ng information at nag-next po siya, mag-e-error po, meaning hindi po siya makaka-proceed hanggat hindi niya po nabibigay yung required information, which is the last
Eh, importante pa naman po yung last name. So, kailangan po siyang lagyan. So, make it required as well. Okay po. Nasundan na po ako. Ayan po, sa last name. Then, once tapos na po kayo, repeat lang po yung procedure para po sa first name. So, ulitin ko lang po. Ito po yung first question natin. Sa tabi po niyan, may makikita po ulit po kayo na sa panel. Add lang po ulit kayo na question. Once nakinilig po yung add question button, sa baba po, ayan, mag-a-add po yan automatically ng another question sa baba. So, yan po. Then, dito, type lang po natin yung first name. Ayan. Meron po siyang parang artificial intelligence kung si Google form. Bakit po? Kasi wala naman po akong ginawa kanina. Nag-type lang po ako ng first name, pero automatically, na-change po yung type of question ko from multiple choice to short answer. Hindi ko na po kailangan piliin yung short answer. So, nakakatuwa naman si Google form dun sa part na yon na meron siyang artificial intelligence na na-detect niya na since meron tayong last name as short answer, yung first name, expect niya na magiging short answer din. So, makipid sa atin, di ba? Ayan po. So, first name, short answer. Kung sakali po na medyo tamad si Google at hindi gumana yung artificial intelligence, so intelligence naman natin gagamitin natin, so click lang lang ulit yung option na yon, yung sa drop-down arrow, then piliin lang po ulit natin yung short answer. So, ayan po. Then, don't forget na since yung first name ay required din po, baka po kasi may mga sisyante tayo na magka-apelido pareho po ng last name or ng surname, edi make it required din po para sa first name. So, nangyayari naman po sa atin na may mga sisyante tayo na magka-apelido. Kasi yung iba doon magkakamag-anak naman po talaga. Okay, so meron na po tayong last name and first name. So meron na lang 2 questions for our first section. Then yung last na lang po, ay add ulit po tayo ng question. Medyo madali-dali na po ito. Sinasusundan nyo na. Ito naman ang kailangan ko naman po ay grade or section. Depende po sa inyo kung kayo po ay multi-level teacher, may hawak po kayo ng grade 9, grade 10, grade 7, grade 8, or grade 4, 5, 6. Yan, usually po sa ELM, baka po marami po kayong hawak na level. So, pwede po lagay dito grade. Pero kung isa lang po ang section na gamit, isa lang po yung grade na tinuturuan nyo, then better po ilagay na lang po yung section. Ayan po. Then piliin po natin yung multiple choice para kita po ng bata agad. Yung multiple choice po kasi at drop-down arrow almost the same po kasi. Yun nga lang ang drop-down arrow, pag kinilig po natin yan, pakita ko lang po sa inyo. Kung sakali, ulitin ko po, drop-down arrow po yung pinili ko. Pakita ko lang po kung ano po yung difference sa multiple choice. Drop-down arrow po, pag kinilig ko, halimbawa po ay Matthew, tatlong section na lang. Ayan po. Pag drop-down arrow po kasi, ang mangyayari po dyan, kung i-review ko po yung template ko po, ito po yung preview. Ayan po. Sa bandang taas po, ayan, makikita nyo po yung parang eye shape or icon. So, makikita nyo naman po preview para makikita nyo po kung ano ba itsura ng magiging quiz nyo. Ito, since ito po yung first section natin. So, pag kinilig ko po yung preview, ayan, pwede nyo rin pong makita, check po yung preview, papakita ko lang po ano ba yung itsura ng drop-down arrow. Ito po. Ito po yung first name natin. So, meron po tayong quiz number 1. So, ito po yung last name. Dito po magka-type yung bata, De La Rosa. So, yan po. Then, we have the first name, Kevin. Then, yung section po, ito po yung drop-down arrow na kung saan hindi nila makikita yung choices nila. Kailangan pa nilang i-click yung drop-down arrow for them to choose ano po yung section nila. So, ito po yung drop-down arrow. Kung gusto niyo naman po na nakatago lang yung section, better choose drop-down arrow. Pero hindi po agad siya kita. Kita niyo po section, then we need to choose. Kailangan pa i-click ng bata bago makapili. So, yan po yung drop-down arrow. Pero kung gusto niyo po ng kita po agad yung section, pipindutin na lang po ng bata, better po na i-change niyo po
yung type of question from the drop-down arrow to multiple choice. So, pag multiple choice naman po, ayan, as is po yan. Baga, ito po yung section, tingnan po natin ulit doon sa preview. Ito po. Ayan, ito po yung last name, first name. Yung section po, tingnan nyo po. So, naka-reveal po agad siya. Hindi po siya yung para naka-hidden. Ito po ay naka-reveal na. So, kiklik na lang po ng bata kung anong section po siya. So, mas mabilis po. Baka po kasi may excite, i-explore nyo po yung drop-down arrow. At least, alam nyo po yung difference. And po, ako mas ginagamit ko po yung sa multiple choice para kita po agad ng bata. Kung masyado po mahaba yung listahan po ng pagpipilian, better po na drop-down arrow po yung piliin para hindi po siya makakonsume ng space doon po sa mismong form nyo. So, ito po, since tatlo lang naman po, lima ang pagpipilian, so better po na multiple choice yung piliin. Pero kung mas mahaba pa po, mas marami pa po sa five options, better na ang piliin nyo lang po yung drop-down arrow. So, depende po yan dun sa number and dun sa appearance na gusto nyo pong piliin. And po, makagawa na po ba ng last name, first name, and section po? This one, kailangan din po natin siyang i-require. So, yan po. Next po, since tapos na po tayo dun sa first section, nakagawa na po kayo ng last name, first name para sa information ng bata, doon sa time, pwede na po tayong gumawa ng 10 questions. Yan, para po sa quiz natin. Ang gawin po natin, ang ginagawa po kasi dito, yung iba po kasi isang diretso na. Ginagawa po, isang page lang po siya diretso. Pero kung gusto nyo po, nung parang merong next page, ang gagawin po natin, doon po, doon ulit sa right panel, meron po tayong makikitang add section. Yan. Sa pinakababa po, add section. Yung para po siyang equal sign. Add section. Meaning, i-break na po yung page. From one page, magiging two page po siya. Kaya mag-add section po tayo. Okay. Pag kinilig po natin yan, ano po ba mangyayari? So, yan po. Meron po siyang lalabas na continue to the next section. Ito po yung next page natin. Sa next page, ayan, ito na po yung makikita nyo. Halimbawa, dito po, gusto natin ilagay test 1. Test 1. Tapos dito po yung instruction or direction. Depende nyo po lagay po dito yung directions nyo po. Kung sakaling meron po. Kung yan po ay multiple type of test, multiple type of test, yan, lagay lang po natin yung instruction or directions po natin. So, read the following questions carefully, then choose the best answer. Pwede po yan. Once na okay na po, nalagay niya po siya ng test 1, then directions po para dun sa test na yon. Pwede na po tayo mag-add ng question. Ayan po. Hit lang mo yung add question. Pag-click po niyan, scroll down lang po, sakaling hindi po siya automatically bumaba. So, this will be our first question for our test 1. So, ano po ba yung napili niyo? Ang common naman po ay multiple choice pagdating po sa mga quizzes. Kasi mas madali po yan para sa mga bata. Okay, multiple choice lang po muna yung pipiliin po natin. Then namaya, explore natin yung iba pong answer. Okay, multiple choice lang po muna yung pipili natin for our first question. Doon po sa exam na pinipray nyo po, kuha po kayo ng isang question na pwede po natin ilagay para po sa first question natin. Punta po kayo dun sa assignment po natin na 10 item quiz. Walang po kayo ng isang question, then pakitype po dito. Dito po yung first question. Halimbawa po, sa computer lang po ah. Samahan ko po kayo mag-type. Ayan po. At yung first question ko, usually po, pag ganyan po kasi, yung first question, mas maganda po, pinakamadali na tanong. Para po, ma-encourage natin yung bata kung ano po yung alam na alam nila. So, yung easy question, lagay po natin sa first question natin. Para po, ma-encourage yung bata. Baka kasi unang basa pa lang nilang tanong,
ang hirap na. Siyempre, nakakawalang gana ngayon. So, tip lang lagi sa amin na pag mag-exam, yung first question, yung madali. Para ma-attract yung bata na, uy, okay, yung exam mo, kaya ko ah. So, yun. So, easy question lang muna dun sa first question natin. So, parang warm up. Yung para sa akin ka, akala mo, kaya mo, madali, pero mahirap pala. So, yan. Then, once nakapag-type na po tayo ng question, sa baba po, ito po yung magiging options po natin. Kung ano po yung nilagay niya sa option 1, option 2, 3, and 4, yun po yung magiging arrangement niya. Okay po yung bahala kung ano po yung gusto niyong makna. So, dito po, type ko po, iPhone. So, iba po, madali na po kasi copy-paste na lang po. Ako po, nagtatalikot na lang mismo. May mga panggulo ko dito sa hypertext. Hi. Hi. Guys, baka mamaya nabibilisan pa rin kayo kay Sir Kevin. Just voice out, ano? Mabilis po ba? Mag-comment lang po kayo. Magpo-post naman po ako. Naka-view naman po ako sa comment section just in case. May mga questions po kayo, concerns. So, every now and then naman po, time to time, nag-check naman po ako ng chat box po natin. So, yan po. Andayin ko po kayo. Para sa first question po natin, type your question here. Dito po sa taas, type lang po natin. Then, sa baba po yung mga options. Ayan po. Then, make sure po, lahat po tayo ay naka-multiple choice. Natawi po niyan, sa type of question po natin, naka-multiple choice po tayo. Ayan, comment lang po pag okay na para po makapag-proceed po tayo sa next step. Okay na raw. True or false, isusunod po natin yan. Huwag po kayo mag-alala sa mga type of questions po natin. Isusunod po natin yan. Second question po natin ay true or false. Don't worry po. Ayan, para po kay Miss Amy. After this po, true or false po tayo. Second question natin. Ayan. Ready na po lahat? Okay na po? Ayan po, sayang naman po kay Sir Johnny. Anyway, recorded naman po to, sir. So, once na na-resume na po or bumalik na po yung oriente, ayan, pwedeng-pwede po yan gawin po. Sundan na lang po ulit once na mayroon na po ulit oriente. Okay, so okay na po. Meron na po kayong first question and your options. Ngayon po, ang gagawin po natin ay make sure na naka-required po ito. Kayo pong bahala kung gusto niyo pong i-require, pero ako po kasi nare-record ko yung bata. Ayaw po kasi na merong online na nga po eh. Mga, madali na po para sa kanila tapos i-leave pa nila yung question na blank. So ako, pinupush ko talaga yung bata na i-require yung bawat question na sagutan. So, kasi masakit po sa atin na pinaginapan ng questions tapos hindi man lang nila pinansin o nag-try na sagutan. So ako ginagawa po talaga is nire-record ko bawat questions. Then once nire-record ko na po yan, maglagay na po tayo ng tamang sagot. Sir, paano ba lagyan ng tamang sagot yan? Kasi meron lang tayong 4 options here. Asan ba dito yung tamang sagot? At paano lalagyan yung tamang sagot? Ayan. So, gawin lang po natin is to click answer key. Sa baba po, ayan, sa
After po ng mga options, sa bandang baba po, makikita niyo po yung answer key. Ayan, nakita po ba? Pakiclick lang po natin yung answer key. Iko. Ngayon po, pag naklik niyo po yung answer key, eto na po yun. Lalabas pa rin po yung questions niyo. Ngayon po, piliin lang po natin yung tamang sagot para po doon sa question niyo. Paano po ba yan? So sa akin po, ito po yung question ko. Ang tamang sagot po dyan ay yung first option. Ayan po. Click lang po natin yung first option. Since multiple choice po yan, pag marami po kayong pinindot, yan po yung tamang sagot. Apat po yan. So pwede naman po siya na ang sagot ay apat. Pero since isa lang po yung gusto nating maging tamang sagot at ito lang po yun, isa lang po yung pipiliin natin. So kung ang tanong, sir, pwede ba dalawang sagot? Pwede naman. Kung meron kayong gusto niyo ng multiple answer, pwede rin naman po. It is yung multiple choice with multiple answer. Ayan po. Once na-click na po natin yung correct answer, gawin po natin sa points. Sa points naman po, mag-assign tayo ng points. Pag ito ba ay nasagutan ng bata ng tama, ano yung points na ibibigay mo? Usually, ang ginibigay po natin ay 1 point. So, 1 point lang naman po. Kayo po, kung generous po kayo, ginagawa po kasi yung iba dyan, 2 points. Lalo pag mahirap yung question. Sa mga math questions, pag nasolve nila yung isang question lang po yun, pag nasolve po nila, nagbibigay po sila ng 5 points. So, yan po. Basta tama po yung answer with solution. 5 points po yung binibigay. So, kayo pong mahala, since simple question lang naman to, with simple answer, okay na po yung 1 point. Once nakapagbigay na po tayo, nakapag-assign po tayo yung points, so hindi pa po tayo tapos. Meron po sa isang option na kung saan, kung gusto mong bigay ng feedback. Paano ba itong feedback na to? Pag nakuha niyo yung tamang sagot, meron siyang mababasang positive feedback. Pag mali naman yung sagot niya, bibigay mo yung tamang sagot para sa review ng bata. Lalabas to pagkatapos ng mag-exam. Pwede niya i-review yung kanyang quiz kung ano yung mga item na nakakuha siya ng tamang sagot at ano yung mga mali niya. So mamaya, papakita natin. Okay, so dito po tayo. Sa bandang baba po ulit, makikita niyo po yung answer feedback. Yan, add answer feedback. Pag kinilig po natin yan, ito po yung lalabas. Meron po tayong 2 tabs. Meron po tayong incorrect and correct answer. Doon muna po tayo sa correct answer yan. Ginawa ko po, kinilig ko po yung correct answers. Correct answers. Okay. Sa correct answers naman po, pwede po tayo maglagay ng text feedback. Kayo pong bahala kung gusto niyo po maglagay ng ano positive feedback po. Halimbawa po, very good, excellent. Ayan. And po, ito po yung sa text. Just in case gusto niyo po magbigay ng positive feedback. Kung sakali naman po gusto niyo mas ito, tinanay ko po ito, pero syempre, it requires internet connection pa rin na kung sakaling limited lang yung data ng bata, eh huwag niyo pong gawin itong option na to. Pero kung sakali man na naka-wifi naman yung bata, you can add a video from YouTube. So, pwede naman po. So, pakita ko po kung paano. So, since bukod po sa text, pwede rin po tayo maglagay ng video as feedback sa mga bata. Pakita ko lang po kung paano. So, dun sa baba, may makikita po kayo doon na parang YouTube icon. Pag-click niyo po yun, ayan, type niyo lang po yung excellent. Kasi excellent po kanina yung ginawa ko. Excellent, then search po tayo. Pag ganito po kasi masyado mahaba hanggat maaari po, video clip yung pinipili ko. So, katulad po nito, mga kasi medyo mahirap po kasi maghanap. Kung meron po kayong sariling video clip, mas maganda po kasi i-attach nyo lang po. So, yan po. May na
Yung ano po kasi yung very good friend. Very good. Ayan, so dumahaba po kasi yung mga YouTube ngayon na yung siyempre yung ano lang po, yung mga seconds lang po dapat. So anyway, kung wala naman po siya kayo makita, so next na po natin. Meron po kasi akong ginawang isang video na merong talagang pumapalakpak po. Ayan. Meron po at akong ginawa nun sa YouTube ano ko po, video ko po. Ayan, nakikita niyo po sa Excel. Ginawa ko. Ngayon, kung wala naman po, gusto niyo po as simple as that na text lang po, pwede naman po. Then, click naman po natin yung incorrect answer. Sa incorrect answer naman po, kung sakali po na mali po yung sagot ng bata, pwede po kayo maglagay ng feedback or comment na i-correct yung bata. Bakit siya mali? Ito po yung tamang sagot. And sorry, the correct answer is hypertext markup. So yun po, ayan lang po yung sagot ko. Pwede po kayo maglagay ng explanation dyan just in case kailangan po talaga siya ng explanation. Pero kung tingin po ito lang naman po ay more on acronyms, so pwede naman po yan. Pag okay na po, pwede na po tayong pag-save. Okay na po ba? Ayan, kung pwede na po emoji, yes, pwede po kung maglagay po kayo ng emoji. So, ano ko lang po kung pwede po yung emoji. Wala po kasi. Na po. Sa choose. YouTube kasi eh. Video lang kasi wala ako. Kasi siyang pang image. Ano po. Once okay na po yung feedback. Ayan. Simple as that. So, meron po tayong correct, excellent. Sa incorrect, ito po. Then, once okay na po, click lang po natin yung save. And box. Ayun. So, Sir Jonathan daw po. Ayan. Actually, sir, hindi ko pa na-try yan. Thank you for that, Sir Jonathan. Pwede raw po maglagay ng emoji using cellphone. So, yan, pwede naman po maglagay ng emoji. Kasi po sa keyboard po natin, meron pong emoji. Try ko lang po kung pwede rin po. Excellent. Try lang po natin. Wala. Ah, ito po. Pwede po. Oh, sir, paano po ginawa yun? Ginawa ko, tinry ko po yung keyboard shortcut na Windows. Hold nyo lang yung Windows logo o yung button. Tapos, yung period. Ayan. Sabay nyo pong pipindutin yun. Windows, hold nyo lang po. Tapos, period. Lalabas po yung emoji ng keyboard nyo po. Ayan. Tapos, click lang po natin yung smile. Ayan, kay Sir Jonathan. Ayan, Windows plus period. Ayan po. Emoji. Excellent. Tapos, click lang po natin yung save. Mas maganda nga naman po pag may energy. Mukha talaga siyang masaya. Thank you, Sir Jonathan, for that. And Sir Vandolf, ayan, yan din po niya. Pinost niyo po sa chat room kung ano po, paano po makapalabas yung energy. Once okay na po, ito na po yung magiging preview. Mapapansin niyo po talaga, medyo matrabaho para po sa first question. Ginagawa lang po kasi natin sa Microsoft Word pag mag-try tayo ng question. Question lang, then option, tapos na po yun. Yun nga lang, mahirap pagdating sa checking. Tama po ba? Pagkapasa. Usually, ang ginagawa naman po dati, nung last namin, sa zip grade. So, zip grade naman, gawa kami ng questions, may answer sheet ng bata, i-scan lang namin yung sagot nila, then tapos na. So, meron na kaming automatic na result. Ando na yung score. Pero ito naman po kasi, since nag-uusapan po natin ng Google Classroom at in-integrate natin ang exam, so Google Forms yung pinaka-the best option natin. Since bawal yung physical contact sa bata, hindi rin natin magagamit yung zip grade na yan. Kasi
Di ba? Pwede naman sa mga module, meron silang naka-insert na answer sheet. So yun, pipilasin na lang yun, sagutan ng bata, then papasa po sa atin. Kung sakaling papayagan po sila na ipasa sa atin. Ayun po. Once okay na po, ayan, pwede na po tayong mag-done. Double check lang po natin. So, bago natin i-click yung done, dino-double check ko po yan. Ano po yung tamang sagot, then yung sa points, then for feedback. Again, optional lang po yung feedback. Just in case, every question, lalagyan nyo po siya ng feedback. Pwede naman po copy-paste lang po yan. Mulat lang kayo ng notepad para po dun sa positive feedback. Dun sa incorrect, yun. Iba-iba po kasi yung magiging comment nyo po doon. So once done, click nyo po yung done. Pag okay na po, click done. And ayun na po, meron na po tayong first question. Matagal lang po kasi kailangan po explain lahat, pero once na nag-move na po tayo sa the next questions, mas madali na po sa inyo. So ito po yung first question natin. For this demonstration, iba-iba pong type yung gagawin ko para po ma-apply nyo po sa mga exams niya. Yan. Kung meron po yung 10 item questions na puro multiple choice, 10 ganito lang din po ang gagawin nyo. Okay, 10 ganyan lang. Just in case gusto nyo pong, ayaw nyo pong, gusto nyo pong mas mabilis, pwede naman po, dito po sa bandang baba, may makikita po kayo dyan na duplicate. Pag kinlik po natin yung duplicate, click lang po natin yung duplicate. Pag kinlik po natin yung duplicate, ang mangyayari po, syempre, madodoble lang po yung question. Ika-copy nyo lang po yung exact question to your second questions. Then, yung sa kagandahan po kasi ngayon, yung sa answer key, yan, pareho lang din po. Ayan, mangyayari sa points. Then, yung feedback, pareho lang. Babaguhin mo na lang po yung mismong question nyo po. Ayan. Baguhin nyo lang po yung question, then yung options. Then, sa answer key naman po, palitan nyo lang po yung mismong incorrect answer feedback. So, yun lang po yung gagawin. Just in case, gusto nyo lang po ng mabilis. Hindi na po kayo pipindot ng plus sign, type ulit ng mga ganyan. So, pwede naman po ay yung duplicate options. Just in case, ma-retain nyo po yung mga feedback nyo po. Okay. Pag okay naman po, again, para po mag-delete ng questions, katabi po ng duplicate, meron po tayong delete icon. So, delete lang po natin yan just in case nasobra po yung duplicate natin or meron tayong questions na hindi na po kailangan, gusto nyo pong tanggalin, click lang po yung delete. Ayan po. Sa pansin nyo po sa bandang baba po, mayroon po dyang undo. Just in case parang hindi nyo po sinasadya na delete nyo po yung item, eh pwede naman pong i-undo. Ayan po. Pero seconds lang po talaga siya. Once na kailangan po, mabilis po kayo ulit ng undo. Pag hindi, then, tulad po ngayon, nawala na po siya. So, hindi na ulit po yan mabatali. Next po. Para naman po sa request po ni Miss Amy. Ayan, kay Ma'am Amy po. Paano daw po pag true or false? True or false, madali lang din naman po. So, gawin po natin, mag-add po tayo ng question. Add lang po tayo ng question.